Ang tanong, paano nga ba makakuha ng libreng kambing sa Department of Agriculture? So, ang sagot, eto. Depende yan sa lugar nyo. Kung merong project si Department of Agriculture o si DA na ganyan yung project na sa kambing. So, usually, sa barangay, nandun, mag-a-announce yan na may magkakaroon ng seminar, sino gusto magpalista. So, yun yung kailangan. Magpapalista ka, atin ka ng seminar para ikaw ay mabigyan ng kambing. Pag nabigyan ka ng kambing, ano nga ba yung magiging deal ninyo ni DA? So, dito, sa isang kambing na babae, magsusukli ka ng isang babae, ng isang babaeng kambing din. Kasi, para dun sa magiging ibang member, ibibigay din yung naanak na yon na babae at pararamihin din nila. Tapos, ganun din yung process na makakatanggap nung kambing na yon. Paanakin yung unang anak, ibabalik sa DA para ibigay sa ibang member. So, tapos, ang lalaki, minsan isa o dalawa lang. Tapos, usually sa presidente yon nung organization nyo, yung lalaki. Tapos, share-share na kayo ng mga member. Papabarako kayo doon. Dito sa amin, dahil dito may mas malaki yung pastulan, sa amin na ibinigay yung lalaki. At saka dahil meron ng parang bahay doon na nakaabang sa kanila, so dito na binigay yung lalaki. So mangyayari niyan, pupunta na lang dito yung ibang member at magpapabarako sa ating lalaki. Mas maganda, magtanong-tanong kayo sa inyong local agriculture or sa barangay kung may mga kung ano ng project. Minsan may baboy, minsan baka, minsan kalabaw. So depende yon sa area nyo kung ano yung project ni DA na pinapamigay sa mga magsasaka. Usually ang proseso nun ay suklian. Bibigyan ka at ibabalik mo yung unang anak sa kanila para ibigay sa ibang member. So dito ang ginawa ko, nilagyan natin sila ng tali pero hindi nakapix yung tali na yan sa isang poste. Ang purpose ko lang doon sa tali na yun ay pagka lumalayo sila, kasi minsan may mailap na kambing dyan, tinatapakan ko na lang yung tali para hindi sila lumayo, tapos hahatain ko kung saan kung gustong sila magpastolo o kumain ng damo. Tapos dito marami kaming cacao tsaka yung dragon fruit, so hindi nila pinapansin yun sa dami ng damo. Pero once na pinansin nila yon, ngingat-ngat nila yung bubugawin mo lang. Tapos aalis na sila doon, makukuha na yung atensyon nila sa ibang damo dahil sa dami naman damo dito. So dito nakakatapos ko lang mag-grass cutter. So hindi porket may mga kambing na hindi mo na kailangan mag-grass cutter. Hindi nila kayang i-cover lahat 'yan. Tataas at tataas pa rin yung mga ibang damo diyan. So gustong-gusto nila yan yung lakad sila ng lakad. Ayan, katulad yan, nangangain ng dahon ng kakao. Bubugawin mo lang. Para hindi nila magustuhan, para ano ba? Kasi baka magustuhan nila yung dahon ng kakao pag tumagal kainin nila ng kainin yan. So bubugawin mo lang. Yung dragon fruit, tinry ko sila dong bigyan. Kasi may napanood ako sa YouTube na kinakain daw nila. Siguro, kakainin nila yon. Kung wala na silang damo, dito kasi, maraming damo. So, yung attention nila, laging damo ang hanap nila. At isa pa sa lugar namin ay maulan. So, ngayon, hindi ko alam kung magsasucess nga ba itong kambing. Kasi, ito ay experiment lang siguro ni Department of Agriculture. Dahil, wala talaga nagkakambing dito sa Lucban dahil sobrang ulan. Ang ginagawa namin ay pag tanghaling tapat, doon lang namin sila pinapakawalan. Sa umaga ay bibigyan namin sila ng mga kung ano-anong dahon, mga madre de agua, dahon ng saging, dahon ng langka, dahon ng kung ano-anong dahon. So wala naman silang pinipili as long na tuyo. Binibigyan din naman namin sila ng asin. So ayun yung nutrients nila, asin. Tsaka yung syempre may patubig pa rin sila dun sa loob ng kulungan nila. Gantong oras ay 4:30, alas 4 na. So
So iniikot ko lang sila saglit, tapos maya maya eh kukulong na natin sila at maya maya ay magtatrabaho na tayo. Ngayon na lang ulit tayo nakagawa ng video kasi shoutout nga pala sa mga tumulong sa amin sa dahil nanganak si Mrs. Si baby ay premature at maraming komplikasyon. Ito na yung gagamitin kong platform para makapagpasalamat sa lahat ng tumulong sa amin. So salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo mababanggit pero alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat po sa inyo at si baby Ringo ay kasama na namin sa bahay at nagpapalakas, nagpapalaki. Kailangan niyang tumimbang ng 2 kilo para ma-follow up ang kanyang mga check up. Salamat po sa inyong lahat. Okay. So ngayon alam niyo na kung paano makakuha ng libreng kambing sa ating DA. So explain ko naman yung magiging benefits sa amin nito. Siyempre, unang-una yung magiging karne niya. Siyempre, pagka nanganak yan, dumami, nabebenta yung karne niyan. Usually, yung mga lalaki ang binibenta para maiwasan yung inbreeding sa mga inahin nating luma. So, pag nagkaroon naman ng babaeng anak, hanggat maaari, hindi natin mapabarakuhan doon sa tatay nila para maiwasan yung inbreeding. No? So, ang gagawin natin, baka in the future, maghanap tayo ng mas magandang lahing lalaki para makapag-upgrade tayo kasi native lang to. Okay, after ng karne, syempre baka yung sa babae, makakuha tayo ng gatas, ma-produce natin pang personal lang na konsumo. Syempre bonus na lang dyan yung dumi. Yung dumi nila, tsaka yung pagkain ng damo na nababawasan dito sa farm na para hindi tayo laging grass cutter ng grass cutter. So yung droppings nila, yung dumi, nagagamit natin sa ating vermicompost. So nilipat ko na kasi rito yung aking bulate. Andiyan yung link kung paano gumawa nun. Pero dahil fully integrated na natin dito yung cycle na yung dumi nila, ilalagay natin sa vermicompost natin para makapag-produce tayo ng natural fertilizer. Pwede rin naman na yung dumi nila, bulukin na at yun ang ilalagay natin sa halaman. Dalawa, pwedeng padaanin mo sa compost diretso, tapos lagay mo parang bubulukin mo lang, or pwede rin naman padaanin natin sa ating bulate para makapag-produce tayo ng vermicasting. Nasa sa inyo yun. Pero usually ginagawa ng iba dyan, yung dumi na naiipon doon sa kulungan, kinokolekta yun, dinadry, tapos yun yung gagamitin pang cacao, pang halaman. Dito kasi cacao tsaka yung dragon fruit natin, malamang yun yung magbe-benefits dun sa mga dumi nila. Ngayon, ini-improve pa natin tong kulungan. Ating kulungan to ng baboy. So ngayon, nilipat ko na rin yung aking vermicast dito. Dati nasa apartment lang namin to. Pero ngayon dahil mas magagamit ko ngayon to dito, dahil yung dumi, yung iba, pinapakain ko sa aking bulate. So parang kapag culture na tayo rito ng ating bulate, dumami na sila. Ayan. Yung ating waste pa rin at saka yung kambing, dumi ng kambing ay ating inilalagay dito. Ayan o. Nagtatabaan na. Dito medyo pa-finish na to. Ito kasi kakalagay ko lang ng ating scrap. Dami nila oh. So ayan na yung ating tinatawag na fully integrated. So yung ganyan nagkukumpulan yan, nagpaparami na yan. Kasi maraming available na food. So magiging na tayo, vermiculture. Kapag culture na tayo ngayon ng ating mga bulate. So dadami rin yan. So baka in the future pagka dumami na sila, gagawa na tayo ng bed na mas malaki para mas marami silang ma-produce. Pauwi na sila. Mee! Susunod yung mga yan. Mee! So gantong oras, tinatawag na natin sila mga alas 4 para bumalik sa kulungan.
kapastol yan. Me! Ga. Me! Ana, uwi tayo, uwi. Huwag na, uwi na. Uwi. Doon. Doon na. Winner, pasok. Doon. Doon na. Kunin natin to. Oh, kung gusto nyo kainin. Eh, pasok. Ah. Pasok. Pag nasa loob na sila mamaya, alisin natin yung mga tali na yan. Ito muna. Pasok, pasok. Dala-dala pa siya sa saging. Pasok mo yan. Pasok. Oh. Paganda ng panahon. Tirik na tirik ang araw. So like and subscribe. Salamat.